In the future, ang plan po namin, ipapabakbak din po itong, di po ba itong area na to, pag nagkaroon na ulit later on ng budget. So, ang ano po dito, shower area, tapos bowl, tapos dito naman po yung lababo. Nabakbak na po. Ayan, kasi gagawin po yan na laundry area. Alright, kumusta kami lahat mga kabahay? Ako nga po pala si Rog ng RRCT Realty and welcome po ulit sa ating Epic Homes Renovation Series Part 3. Yan. So, recently nagkaroon po tayo ng mga uploads doon sa mga renovated units by owners, yan, sa mga townhouses ni Epic Homes, no? So, natapos na tayo sa inner unit and then natapos na rin tayo sa end unit, no? So, but by this time, so dito naman tayo sa corner unit. Yan. Dito sa corner unit, siguro magkakaroon tayo ng two-part series kasi meron tayong dalawang corner na house and lot na i-features. Okay, so tara. Without further ado, let's do it! Alright mga kabay, so para dito sa ating episode, it's a bit special dahil syempre ang i-feature natin mga kabay ay ang bahay ng mag-asawa nating sales director dito sa RRCT Realty na si Ms. Timberly Tago Miguel at Mr. Mario Miguel mga kabay. So very excited na ako and good thing about this dahil si Ms. Tim ay happens to be a vlogger content creator for RRCT Realty as well. Kaya naman, hindi na tayo masyadong mahihirapan, no? So, mas ang gagawin na lang natin more on makikinig na lang tayo sa sasabihin niya. And then, syempre, mag-add na lang siguro tayo ng mga comments and bigyan ko na rin kayo ng ibang mga ideas doon sa ongoing na renovation ni nila Miss T. Paano mga kabahay? Tara, diretso na tayo. Magandang araw, nandito po tayo ulit sa Sonoma Residences at specifically dito po sa aming unit. So, tayo po ay mag-renovation update at dito po sa akin kinatatayuan ang aming later on magiging parking area. So sa ngayon po ay may bakod na po siya. Ayan. So tignan po natin yung loob kung ano po yung changes as of now. Ayan, medyo makalat pa po kasi ito po yung mga materials, especially yung lupa po dito po sa area na to. So hahakutin po natin yan. Alright mga kabay, so putulin muna natin yung video dito and gusto kong ipakita sa inyo yung deliverables ng corner unit dito po kay Epic Homes para magkaroon kayo ng idea at mas ma-visualize po ninyo, no, from doon sa deliverables at what it is today tulad ng pagkakagawa ni Miss Tim. So tara! Yan, kung makikita po ninyo mga kabay, so typically 64 square meter, no, yung standard na lot area pagdating sa Epic Homes dun sa corner unit. Pero syempre, yun yung standard, no? So, it could be bigger than that, no? Pwede pang umabot ng up to 80 to 100 yan. Meron kasi tayo mga tinatawag na irregular lots, yan. Kumbaga nandun sa maaaring nasa bandang fence area o kaya medyo alanganin, no? Yung cuts ng lupa dun. So, syempre, sasakupin na niya yung extra na lote dun. So, yan. Kaya mas malaki yung magiging pwede niyong gawin, no? And of course, mas mahal nga lang ng konti. Ito po sa kusina part. So, dito po ay, yan, sinisimulan na po ang pag-sisimento. Ayan, so sinisimentohan na po yung ngayon. Ito yung extension po nito. And yan po, meron na po tayong ceiling sa taas. Ayan. And namasilya na po yan. Ayan. So, ayan. Ongoing po. Ayan. Yung dati po na lababo po dyan sa likod, nabakbak na po. Ayan. Kasi gagawin po yan na laundry area. So, tignan naman po natin yung sa part po ng sala. So, okay. Putulin ulit natin mga kabay. So, papakita ko sa inyo kung ano yung pwesto doon sa likod. So, dahil nakaposisyon po, no, sa bandang likurang bahagi ng inyong bahay, yung inyong lababo, mga kabahay, no. So, makikita nyo tulad nyan. Yan. So, meron tayo setback dyan, 2x4. So, yan yung standard na sobra ninyong lote dyan. And of course, dahil corner unit siya, so, pumaga pa L-shape, no.
dahil yung typically yung size ng side, no, extra lot dito sa corner ay magre-range ng probably mga 5 to 6 by 9 ganyan, or 5 by 9. Ginawa nila may steam, nagkaroon sila ng extension or expansion dito sa other side. Yan, kaya nagkaroon sila ng permanent na structure, no. So nagkaroon ka na ng kwarto sa taas and sa baba. Yan, so sarado na rin siya. At syempre yung laundry area mas lalaki kasi binunot niya yung pwesto ng lababo. So probably for sure ilalagay niya yung somewhere else, and later on tignan natin kung saan niya ipuposisyon yung kanilang lababo. So tara, let's go back to the video. So tignan naman po natin yung sa part po ng sala. So dito po tayo ulit dadaan kasi hindi po pwedeng tapakan dahil fresh pa po yung simento. So ayan. Sige po. Papasok po ha. Ay, ito. May mineral po na. Sa, dito po ito. Sige po. Ay, may tubig na rin. Uy, mura na. Eh, wala na po kasing walap natin. Oo nga po eh. So, ito po yung taas. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, meron na po tayo ditong hollow blocks. Kung naaalala nyo po yung sa CR, ayan na po, medyo malinis-linis na siya. Pero hindi pa po siya totally tapos. So, ang ano po dito, shower area, tapos yung bowl, tapos dito naman po yung lababo. Dito naman po, sa ito, unang pinto na to, ito po yung pintuan po na magiging kwarto po ng mga anak ko po. So, medyo madilim po dito kasi po, wala nga po tayong bintana. Ayan. Nakikita ba ako, Dad? Ayan. So, dito po yung magiging kwarto po ni Cheska at saka ni TJ. Madilim po siya kasi nga po, hindi tayo nakapaglagay ng bintana dahil ang ano po natin dito, yung kabila po kasi ay possible po sila na magpa-extend sa taas. So, definitely hindi rin po talaga makakapag-bintana po dyan. Ganun din po dito. So, yun po. Ayan, meron na po tayong... Okay, so ikat muna natin doon mga kabayan. So, makikita po ninyo, yan, so nagkaroon na ng partition, no, para sa mga kwarto. And na-maximize na rin nila yung space sa second floor, no. Kaya naman nakapagdagdag na sila ng isa pang toilet and bath sa taas. Yan. Dahil originally, ang deliverables ay dito lang po sa ground floor, ang toilet. Yan. So, dahil open floor ceiling tayo, so, syempre, pwede naman tayo mag-add sa taas. Yan. So, kung mapapansin ninyo, walang bintana yung kwarto ng mga anak ni nila Miss Team. Yun lang talaga yung downside, no? Kung masasabi nating downside pagdating sa mga townhouses na meron kang katalikuran. Yan. So, napakahirap. Ako personally, yung ventilation is a big thing sa akin. Yan. Kaya naman, tulad nung na-avail natin sa Casa Segovia sa Baliwag City, Bulacan. So I hope na hindi na magkaroon ng permanent structure doon. Pero as of the plan naman doon sa mapa, ay wala namang siyang katalikuran. So syempre yung ventilation, yung pagpasok ng natural light, napakahalaga niyan, di ba? Kasi yung nag-circulate lang sa loob ng bahay o sa loob ng kwarto yung hangin. Minsan, mainit na hangin yan. So, dapat makalabas yan. Yan. So, napakahalaga niyan. Kaya naman, kailangan nyo rin makausap yung contractor. Is there any way, any other options para magkaroon ng ventilation doon? So, tara. Let's go back to the video. Yan. Meron na po tayong division ng room. And ito po ay hardy flex din po yung ginamit. May ceiling na rin po dito. Ayan. So, plain lang din po yung ano, design natin na ceiling po para dito. At yung bed po dito natin ipapa-install. Ang ano natin ay yung built-in bed. Ayan. So, tingnan naman natin yung pangatlong room. Dito po yung magiging room po nila nanay at tatay. Ayan. So, ayan. Finally po, meron na po siyang
tiles, ganito po yung pinili naming tiles para magmukha siyang kahoy. Ayan. So bagong-bago, fresh na fresh pa po yung ating pagkakakabit ng tiles dito. And syempre, meron din po tayong ceiling. At yung ceiling din po na pinadesign natin dito ay plain lang po. At mga kabay, pagdating naman sa flooring ng inyong second floor, ideally, no? So mas maganda or mas ideal na vinyl yung gamitin natin, di ba? Syempre, para medyo cozy at hindi malamig sa paa, di ba? Sa ating mga Pilipino, in most cases, pagdating sa second floor, o kahit na nga nasaan ka pang parte ng loob ng bahay, hindi naman tayo nagsusuot ng chinelas, maliban na lang sa mga elderly natin, no? Pero, well, choice naman nila, Ma'am Tim, na ilagay doon ay tiles. Pero kung mapapansin nyo, parang nakamat din naman, no? Yan. So, pagdating naman dito sa inyong pader, yan, good thing about din kay AP Combs, di ba? Dahil nga naka-bare type unit siya, yung turnover. So, yan. So, naka-smooth finish, no? So, pag once na ma-skim coat mo yan, malagyan mo ng primer, di ba? You can go ahead and find or lagay or i-apply yung paint of your choice. Yan yung maganda, di ba? Kaysa naman doon sa ipilit natin kung ano yung deliverables lang ng developer, di ba? So at least you get to customize, personalize yung iyong pintura sa loob ng bahay, di ba? Base doon sa tema na gusto mo. Sa taas ay pare-pareho lang. So yan po, brown, para lang din po siyang yung vinyl style, pero tiles po ito. Ayan. So, ang nadagdag po dito, bukod po sa division, ay yung atin pong ceiling. Ganito po yung pinadesign natin na ceiling para magpalagay po tayo ng cove light po dyan. And then yung wirings para po sa mga pin light. And meron din po tayong center light dito. Yan. In the future, ang plan po namin, ipapabakbak din po itong, di po ba itong area na to, pag nagkaroon na ulit later on ng budget, papabakbak po natin ito and then gagawin po namin itong extension ng aming room. Kasi ito po yung master's bedroom. So gusto rin po natin yung 1.5 area na ito, space po dito, ay ma-maximize po natin para sa room. And yung taas naman po ng para sa parking space ay yun nga, parang terrace ba or veranda po yung later on na magiging ano po niya, design po niya. And ito nga po yung until now ay iniisip po namin kung para saan. At siguro baka cabinet na lang ng ano, no, yung mga stacks po dito. Kasi minaximize po yung area na to. Ito po yung space po sa taas ng hagdan. So, iisipin pa po namin kung para saan po yung pwede nating gamitin po dito. Yan. So, alright, so let's stop there muna mga kabahay. No? So, by the way, ilan yung bedrooms natin sa second floor? Tatlo, no? So, including yung master's bedroom. At yung master's bedroom nila Ma'am Tim ay meron siyang future plans ng expansion doon sa harapang bahagi ng yung bahay dahil meron ka pang setback dyan na 1.5, no? So, gusto niya i-maximize yun. Yan. There's no nothing wrong about it. Good thing about kay Epic Homes ay maluwag naman siya pagdating dyan. So, yan. Basta makapagsabit lang tayo, of course, ng mga necessary requirements and permits. You can go ahead and do that with your contractor. Yan. So, one more thing, pinakamaganda pagdating sa mga house and lot na nakukuha natin ay maganda talaga na mas malaki yung lot size mo. Alam mo kung bakit? Dahil syempre, in the near future, na syempre magkaroon tayo ng, alam mo, maganda yung maging pasok ng pera, gumanda yung ating hanap buhay, di ba? We have this option to expand dahil meron ka pang lote. So, syempre, yung expansion mo, vertically na. And pwede ka rin naman sa horizontally, no? Pero more on vertically pag mga, syempre, mga medyo maliliit lang yung size ng lote mo. So, that's the good thing about yung pagkuha ng corner unit. Yan, di ba? Yung medyo katamtaman lang yung floor area mo sa ngayon. Pero at least in the future, meron kang pagkakataon na i-expand dyan. Kaysa sa mga typical na inner unit, diba, na yung clearance mo na lang or yung expansion na pwede mong gawin ay doon na lang sa harapan na bahagi ng iyong bahay, pati na rin sa likod. So that's one thing to consider. Pag may plano kayo, if you're considering investing now, mga bahay. So yan. Yeah.
Let's go back to the video. At dito po sa space na ito, nagpa-ano po tayo, magpapalagay po tayo ng built-in cabinet dito po sa area na ito. Ayan. So hindi po siya kasama sa contract price. Additional po itong ano na to. Once po na nagpa-add po tayo, ayan. So hindi po siya kasama. And yun po. Sa ngayon po, ito po yung ating construction update and renovation update dito po sa ating unit dito sa Sonoma Residences. Kung sakaling kayo po ay nanonood, pwede nyo po itong gawing basis para at least may idea po kayo kung kayo po ay nasa renovation stage na rin ang inyong unit. Pero kung ikaw naman po ay still searching ng affordable house and lot, ang developer po natin dito sa Sonoma Residences ay si Apex Homes. Sa ngayon po ay sold out dito sa Sonoma. Pero meron po tayong mga existing at may mga available units na pwede nyo po i-consider. Ang area po natin ay sa San Rafael at San Ildefonso, Bulacan. Kung duplex naman po ang hanap natin na may parking space, meron din po tayong available niyan sa Baliwag, Bulacan, ang Casa Segovia. Kung kayo po ay interested, maaari nyo po akong i-message sa contact numbers na makikita nyo po sa inyong screen. Muli ako po si Timberly T. Miguel, isang public school teacher at isang registered real estate salesperson na naniniwalang kung may pangarap, may aksyon, siguradong may tagumpay. Thank you and God bless. Alright mga kabahay, there you have it. Yan. So napakaganda. Maraming salamat po Ma'am Team and Sir Mario. Yan. Salamat Ma'am Team, especially sa inyong pag-walkthrough. Yan, sa inyong renovation update.